itong mouse ay isa doon sa makatutulong na command na pagdating doon sa AutoCAD, ano? So pag sinabi kong click, ito yung click, ano? Nasa left. Pag sinabi kong right click, itong isa na to. Ayan, ano? Ito, isa na to. Right click, click, right click. Tapos itong gitna, akala nyo gulong niya wheel na yan o rolling. So may gamit yan, ano? Pag zoom out, pag ganon. Pag zoom in, ayan dito. So yan, zoom out, zoom in. Kaya tignan nyo. Ano mangyayari sa object? Pag zoom out, at zoom in. Okay? Then kapag diniinan ko, mapapansin nyo, ito ang gamit yan. Pag diniinan ko to, yan, ito ha, madidiinan ko siya. Then, idadrag ko, igagalaw ko siyang ganyan. Ano mapapansin nyo dun sa drawing? Okay? Mapapansin nyo, dito may lalabas siyang kamay. Yan yung pan. Okay? Then, using keyboard, ito mahalaga yan, ano? Sa beginner, sa umpisa, mahalaga ito. Okay? So, itong ESC, o kapag maririnig yung escape or ESC, ayan, pindutin yan. Escape. Then, okay? Yung F8 na yan. F8. Pindot. F8. Yan na, F8. May gamit yan. Orto on or orto off. Pindot yan na na. Makita nyo kung anong mangyayari doon sa the drawing. Then, of course, ang enter. Ayan siya. Enter. Okay? Pag binuksan nyo ang inyong AutoCAD app, okay, ito yung makikita nyo sa inyong screen na, no? PC man yan. So, bago tayo magsimula, we'd like to give thanks and we are grateful na merong Autodesk na nag-provide ng ganitong apps para sa pagpapabilis ng drawing. It helps a lot, lalo na makapagbigay ng education para sa drafting student. So, thank you Autodesk sa bagay na ito. Simple lang ating ituturo ngayon, demonstration. Simple paggamit lang at mabilis na paggamit ng AutoCAD. Okay? So pag itong araw nakita nyo yan, pinik nyo yan dito sa ating, ito yung tinatag na drawing area na din. No? Yan siya. May lalabas dyan na, ayan, crosshair o cursor nyan. Ano? So ayan siya makikita nyo. Basic lang ito, tuturo muna natin mga ilan. Pagkatapos, tignan nyo dito sa bandang baba. Ito itong icon na to. May lalabas dyan. Kung pinapat nyo yung arrow dyan, may lalabas dyan na command. Sabi, display drawing grid off. Tapos, grid mode F7. Pwedeng pindutin nyo ito sa keyboard F7 or pick. Ano, tignan nyo ano mangyayari dito sa ating drawing area. So, yan siya, no? Mapansin nyo, may lumabas na parang graph. O, graph siya, no? Yan yung grid na tinatawag. Ngayon, sa simpleng pagda-drawing, gamit lang ang keyboard, meron tayong tinatawag na command window. So, utusan nyo itong computer na mag-drawing siya, hihintayin niya lang kung ano yung inuutos ninyo. At makikita niyo yan, kung titignan niyo dito sa crosshair, dito sa bandang baba, ito yung tinatawag na command text window. Diyan nyo itatype kung ano yung utos nyo sa computer, kung ano i-drawing. Ano? So, bago nyo simulan yan, pindutin nyo itong F8 sa keyboard. Ano? F8. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo yung mangyayari doon sa keyboard. Okay? Ano dito sa ating drawing window, no? Sa surface na yan. So, halimbawa, magda-drawing kayo ng line, type nyo lang yung L. O, tingnan nyo yung text window, ha? Ayan, ayun siya. Lumabas yung letter L. Okay? Pag pinindot nyo siya, type nyo yung, pindutin nyo, ayan, no? Lalabas siya yung L.
Unang-una, doon sa command window lalabas, ito, itong box na ito, unang-una yung line, ano ba yung gawin mo dyan? Line, 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 curve drops. So, kung anong gusto mo, yung unang-una, yun ang i-enter mo. Ibig sabihin, gusto niya ng line. Tapos, lalabas siya yung mga ilang way of constructing it. So, yun siya, simple drawing. Pindot mo enter, pick. Tapos, basahin mo dun sa command text window. Sabi, nagtatanong yung computer, line specify first point. Sabi niya, saan ko sisimulan? O, limbawa, mag-pick ka dyan. O, kahit saan dyan, pick. Ayan. Parang utos mo sa kanya, dito ako magsimula. Pansinin niyo, magagawa niya lang drawing, vertical straight line, at ito lang, horizontal straight line. Okay, dalawa lang yan. Hindi mo magagawa ang diagonal o any angle. Kasi naka-ortho mode kayo o yung pinundot ko kanina ng F8. Pipindutin ko itong F8, tignan nyo kung ano mangyayari. Kung ano magagalaw niya, magagawa niya. So, ayan siya. Malayo siyang gumalaw. O, di ba? Pero pag pinindot ko ulit yung F8, ayan siya. Dalawa lang. Okay? So, that line, sabi nang, tignan natin comment text window natin. Ayan. Saan, kahit saan ka mag-point dyan, walang problema. Mag-pick. Oh. Pick. 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 Oh, ayan. Ayan ang gamit ng command na line. Pick lang ng pick. Maririnig nyo. Pindot lang ako ng pindot. Pick. Oh, sinabi ko kanina, pick. Pick lang ng pick. Pagkatapos, gamit ang mouse array. Kung gusto nyo lang putulin yan, pwede nyo pindutin itong escape or right click. Doon muna ako sa escape, ha? Pindutin ko yung keyboard, ESC sa keyboard. Ayan, yan na lumabas. Okay? Pagkatapos, pag gusto kong burahin yan, type ko lang yung, ayan na no, command text window, malinis na siya kasi nag-escape na kayo. Ayan siya, tingnan nyo siya. Ngayon, kung gusto mong i-erase, first letter of the word is E. Type mo yung E, lalabas uli yan. Yung mga command na nagsisimula sa letter E, na, in-enter mo yan, ayun siya, erase. Sabi doon, sabi niya, select object. Na, lalabas doon, mapapalitan yung crosshair ng maliit na square. Okay? Ang sabi niya, select object, pwedeng itapat mo yan, yung eraser na yan. O, pick, tapos, enter. Automatic yan. Okay? O, di kaya, eto. Scroll natin na ang gamit nung sabi ko kanina, di yung parang wheel na maliit doon dito, ito, sa mouse. Okay? Ayan. Zoom in, zoom out. Sabi ko kanina gamit doon sa mouse. Ayan. Zoom in, zoom out. Okay? Habang nasa command kayo ng erase, window nyo siya. Ayan. Okay? Tapos, erase. Okay, pinindot ko yung E, then enter erase. O, di man kaya, right click. Pag gusto nyo ibalik, undo erase, ayan. Tignan yung mangyari. Kaya bumalik yung inyong drawing. Pagkatapos, balik kayo sa erase, isa pang method. Okay, erase, ayan o. Sa toolbox, sa box nyo dyan, lumabas yung erase. Kita nyo una, enter. Tapos, pag gusto nyo mabilisan, i-pick nyo lang, di na lang yung pick, then drag nyo siya, window nyo siya, ayan. Pag na-cover niya lahat, then lalabo yan, tapos enter. Automatic na yon, na-erase na mabilisan. Mabilisan, at pa isa-isa pwedeng gawin. Ulitin natin ulit ha, line. L, okay, L, then sabi rin o, ayan o, line. Enter. Specify first point, sabi niya. Pick, naka F8 tayo na, ortho mode. Ayan. Dito, pwede nyo ilagay yung distance. Sabihin mo na, ang gusto mo ay, line na yan is, ang haba ay 8. 8, pindut, type mo yung 8, nalabas doon sa box, nakita nyo, ito no, ayan o, 8. Then, enter. Ayan siya, ganyan kaliit. Pag zoom out nyo siya, okay, zoom out siya. Tapos, pwede kayong pumunta dito.
pindutin nyo yung kamay o kaya diinan nyo itong scroll dito, yung zoom in, zoom out. Diinan nyo, tingnan yung mangyari. Lumabas yung kamay na itim. Habang nakadiin yan, lalabas yung kamay na nakaitim. Yan yung pan. Okay? Pag pinanagyan nyo yan, tapos, gawa kayo square. 8 uli. Enter. Dali nyo uli dito pataas. Type nyo uli 8. Enter. O, kahit lumagpas yan, pag tinype nyo yung value na gusto nyo gano'ng kalaki, yun lang yung kanyang i-drawing. Enter. Okay? Tapos, eh, napapansin nyo, nag-stop na dito. Kaya kapag in-enter nyo pang isa yan, o right-click, o kaya escape, o right-click, pindutin nyo enter, automatic ang tapos ng command. Ayun siya. Okay? Yun ang gamit, unang-una ng ating line command. So, pwede kayong gumawa ng sukat na gusto niyo o drawing na gusto niyo. First exercise, yan. So, susunod nating activity.